Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, una sa lahat tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating tagapaglikha, sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Napakalaking biyaya na ibinigay at ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay ang tayo ay maging ganap na Muslim. Ginabayan niya tayo at inihiling natin sa Allah na panatilihin tayo sa kanyang relihiyon hanggat dumating sa atin ang ating kamatayan na masabi natin na nagsasaksi na walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Allah. Ngayon ay ang ating lecture, of course, ang title na ginawa natin ay Family Idil Adha Lecture. Kasi alam natin ngayon, ito, naka-live tayo ngayon sa page natin, dahil ang buong mundo ngayon ay nagdiriwang. Kanya-kanyang pagdiriwang yan ng bawat pamilya, magkakamag-anak, may mga family gatherings, at saka mga family reunions. So alhamdulillah, tayo, pumunta tayo rito sa Damam, at tayo na magkakapatid, ako, yung pamilya ko, nandito sila at nandito rin yung ate ko, kasama ng kanyang asawa, yung mga anak niya. Nandito rin yung kapatid ko na si Onin, si Suraima, ang bayo ko na si Karudin, at ganoon din pinsan namin nandito na si Rashad. Lahat kami at kami na mga nandyan sa Pilipinas, mga kamag-anak, kapamilya o kapuso, binabati namin kayo ng Idil Adha al-Mubarak. At nawa tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga mamumuting gawain. Yamang din lamang na tayo na mga Muslim ay nagsasaya, nagdiriwang, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sa kapanahunan na ngayon na kung saan tayo ay nagdiriwang at nagsasaya, ganun din sa mga ganitong pagkakataon ay dapat tayo ay minsan ay nagninilay-nilay. Pinapaalalahanan natin ang sarili natin, lalong-lalo na sa ating relihiyong Islam. Sabi ng Allah sa Quran, wadhakkir fa inna dhikratan faul mu'minin. Magpapaalala kayo, alalahanin ninyo, dahil ang tunay na pagpapaalaala ay ito ay nagbibigay benepisyo sa mga kamusliman. Kaya pagkat naman tayo na alhamdulillah nandirito at nagdiriwang, dahil ito ang pagbunita natin, pag-alaala natin na kung saan araw ng pagsakripisyo. Kahapon yung Idil Adha, yung Idil Yawmun Nahar, kung saan si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam ay inalay niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang anak na si Ismail. Ha? Isipin niyo ito mga bata. Sa una, sa kapanahunan na yun, kung saan subhanallah si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam ay nakita niya sa kanyang panaginip. Wa idh qala Ibrahimu li ibnihi ya bunayya inni ra'aytu fi manami adbahu. Sabi niya, o aking anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay inaalay ko sa Allah. Sino yun? Si Propeta Ibrahim. Si Propeta Ibrahim, ha? Matagal na panahon na hindi siya nagkaanak sa unang asawa niya na si Sarah. Nang pangasawa niya muli ay si Hajar, at si Hajar doon siya binyayaan ng Allah ng anak niya ay si Ismail. Nung si Ismail ay lumalaki na si Ismail, at doon na nagkakaroon ng ugnayan ang pagmamahal ng ama sa kanyang anak, ay nakita niya sa kanyang panaginip, dahil siya ay propeta, ay kinakatay niya ang kanyang anak na si Ismail sa Allah. Kaya nung nakita niya yung sinabi niya, o aking anak na Ismail, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay inaalay ko sa Allah. Anong sabi ng kanyang anak? Sabi niya, ya abadi, if alma tu'mar sa tajuduni insya Allah minas sabirin. O aking ama, gawin mo ang nakita mo na ipinag-utos sa iyo ng Allah. Dahil ako ay matatagpuan mo sa mga taong matimpi. Ibig sabihin, kung ako'y kakatayin mo, iaalay mo sa Allah,
papayag ako aking ama. Walang kontradiksyon. Pumayag siya kasi ang Islam, mga bata, para malamin nyo, Islam is a total surrender and submission to the oneness of Allah. Sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Ibrahim at ang pagsubok sa kanya ay iaalay niya ang kanyang anak sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tuluyan na ginawa ni Propeta Ibrahim ang kanyang pagkatay sa kanyang anak. Allahu Akbar. Upang na si Ibrahim na titub na siyumbali yan sa watayan. Aso Ismail. Pero nung nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na totoo siya sa kanyang pananampalataya, pinalitan nito ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang uri ng habs o hayop na hayop na tupa. At gayunman, mula noon hanggang sa ngayon, kung sino yung mga nag-hajj, kinakailangan natin na mag-alay. Ito sa tanong, ha? Adam. Oh, kakurban. Si Iso, kung susira ng tuwan, mungyay. Yung hindi nag-hajj sa atin, kung sino yung may kaya, mayayaman, sunna na gawin nila na magkurban sila. Ha? Yung sabi ng mga pantas, yung pitong pamilya, mga magulang anak, mga anak, pwede itong isang baka. Tapos pwede rin naman kambing, tig-isa. At ito ay suna at napakalaking gantimpala ito sa Allah. Mula sa kahapon hanggang sa tatlong araw ngayon. Ito yung yamun na hapon saan tayo ay nag-aalay sa Allah. Ano ang aral doon? Ang aral doon sa ginawa ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam na tunay na nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagkatay sa kanyang anak na mas mahal niya ang Allah kaysa sa kanyang anak. Ito ang lesson dun eh. Mahal mo ang Allah kaysa sa anak mo, asawa mo, anak, magulang mo, at mismo sarili mo. Isusurrender mo yun. Kaya nung nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na totoo siya sa kanyang pagsubok, pinalitan ito ng isang hayop. Kaya tayo bilang mga Muslim, inaatasan, lalo-lalo na yung mga nag-hajj na kailangan nilang mag-alay sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga pantas na sinabi nila na kung natuluyan daw ni Propeta Ibrahim ang kanyang anak, magiging batas natin sa ngayon. Ha? Na magiging batas natin sa ngayon na sharia ng Islam na kung sino ang anak mo na pinakamamahal mo sa anak mo o panganay sa anak mo, kakatayin mo siya at ialay mo sa Allah. Ano? Kakayanan mo yun? Ha? Ibarat na. So, pag nayawatan na ayaw to sharia o Allah, na sumbali na ka na para ko Allah. Pero, subhanallah, ang sabi ng mga pantas, alam natin mahirap yan. Dahil alam ng Allah na mahirap gawin ang kanyang alipin. Maraming mga ipinag-utos ng Allah kung anong mga ipinag-utos na yung kakayanin natin. Tanungin natin sarili natin kung kakayanin natin yun. Mahirap. Diba? Mahirap. At tignan mo naman ang anak sa kanyang magulang. Anong sinabi niya? What did he reply to his father? Oh, my dear father, sabi niya. Kung anong nakita mo sa panaginip, gawin mo. Dahil ako ay sumusurrender at sumusuko sa Allah. Iman, kung nasama sa iman, kung natirong nakuwatakan, dinunag mo siya, dinunagan siya. Naitigin na pagunanakan sa kama. Maraming yan ngayon. Lalo na yung mga bata na pasaway, lalo na yung mga bata na minsan nalulong sa masamang bisyo, droga, ilang mga anak na pumapatol sa kanilang mga magulang na inaaway nila. Sinaktan ng kanilang mga magulang. So ito yung paggunita sa mga araw na ito. Kaya tayo bilang Muslim, mga araw na ito na kung saan dapat nagsasaya, nagpupulong-pulong ang pamilya, nagbibigayan ng mga pagkain, nagbibisitahan, at ito ay sa pamamagitan ng pagsasaya ng bawat pamilya, ng mga Muslim sa kanilang pag-celebrate, ay mayroon tayong gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yan lamang ay ang patungkol sa mga araw kung bakit tayo nandito sa araw ng selebrasyon ng Eid. Pero actually, this is not my point. This is not my topic for you today. Kasi ang topic ko na gusto kong i-discuss sa inyo ay kakaiba. Dahil alam ko na kapupulutan ito ng maraming aral. MJ, there are a lot of lessons that you will learn from this story. Mismo sa buhay natin, dito sa mundong ito.
ano ang istorya na nabanggit sa Suratul Kahf. This is in Suratul Kahf kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ikinwento niya mismo ang patungkol sa kanyang propeta na siya ay mayroong siyang nakilala at mayroong nakasamahan na isang alipin na maalam kaysa sa kanya. And this is the lessons in our life. Insha'Allah, meron tayong mga ibibigay rito na kasama kayong mga bata. Open kasi kanina, meron akong kaibigan. Sabi niya, magbigay ka ng lectures at sana kung mayroong makasagot, bigyan mo ng every one question, 10 riyals. Sabi ko, ano, open ba ko sa mga children? Sabi niya, children and adults. So, walang problema. Kaya kailangan, all of you should have to be, attentive kayo dito sa ating kwento na kapupulutan ng maraming aral at gayon din sa kung sino ang nanonood sa ating page ngayon. Kalugdan kayo ng Allah at gatimpalan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. Isang araw, si Propeta Musa alayhi salatu wasalam ay siya ay nagbibigay ng lecture. Maalam siya sa kapanahunan niya sa mga time ng Bani Israel. At siya, si Propeta Musa, kalimullah, nakakausap niya diretso ang Allah subhanahu wa ta'ala. One day, when he was on a very huge gathering in his people, one of his followers, he asked him, he said, O Prophet of God, Musa, hal hunaka bashar a'lamu minka bil'il? Yung ma'ana, is there anyone on earth who is more knowledgeable than you, O Musa? And of course, Musa replied, La. Wala pang maalam, wala akong alam na mas maalam maliban sa akin. Bakit sinabi yun ni Musa? Dahil hindi sa pagmamayabang. Dahil alam niya ang sarili niya na siya ay propeta at nakakausap niya ang Allah. At alam niya ang mga anuman na may pinagkukwento na pinagtatanong sa kanya at pag hindi niya alam, mismo ang Allah nagbibigay sa kanya ng revelasyon patungkol sa mga katanungan ng mga tao. Ngunit dito dumating ang pagsubok kay Musa alayhi salatu wasalam. Ang pagsubok sa kanya ay dahil si Musa ay nakalimutan niya because he was a human being. Human being is entitled to, we forget many things in our life. Diba? So he forgot to respond, to reply that Allahu a'lam. This is the lesson here. Pag hindi nyo alam, o maski alam nyo na hindi kayo sigurado, lalong-lalo na sa mga maalam, teacher, mga mashayikh, mga ulama, bilang pagpapakumbaba, you say, Allahu a'lam. Allah knows best. And Musa, he forgot to answer that. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala, dumating sa kanya ang pagsubo. At pinaalam sa kanya na Musa, mayroon pang mas maalam kaysa sa'yo. Allahu Akbar, look at this. Musa, isang propeta, napakamaalam sa lugar na yun, sa kanyang kapanahunan. At hindi niya pala alam na mas mayroon pang maalam sa kanya. Dahil ito ang kaalaman. Kung maalam ka sa isang bagay na field, ay mayroon mas maalam sa ibang field na hindi mo alam. At siya rin ay hindi niya alam kung ano yung sa'yo. Kaya dito natin makikita ang pagpapakumbaba na walang tunay na pinakamaalam paliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yarji alayhi kullu shay al-ilm. Ngayon, napagbatid ni Musa na mayroong mas maalam. At sinabi niya, Ya Allah, ituro sa akin kung sino ang taong ito na maalam. Mas maalam pa pala siya kaysa sa akin. At yun nga, subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng tawfiq at guide kay Musa na makikita mo ang taong ito doon sa dalawang dagat na pinagtagpo. Majma'al Bahrain. You see? Yung dagat na isang dagat na kapagtagpo. Ito ngayon, attentive kayo dito mga bata. Kasi dito maaari pwede pumasok ang katanungan.
saan natin matatagpuan ang lugar na ito. And I think most of us are curious because of course we're talking about Quran. And when you talk about the Quran, we need the proof and the reality about what's happening, what was happening before. Ito, sabi ni Said Kutub, itong bahar, itong lugar na doon nagtagpo si Musa at yung alipin na yun na mas maalam kaysa sa kanya, ay doon daw to sa sea na matatagpuan between Rome and Persia. Sa Rome, sa Roma, at saka sa Persia. Mayroon ding isang mga pantas na nagsabi na ito ay sa Andalus, somewhere ocean in Andalus, sa Spain. Ito yung mga sinabi ng mga scholars. Mayroon ding nagsabi na ito raw ay sa Africa. Sa Africa. Oo, sa Africa. And some, which is most, I think, authentic, na maraming nagsabi ng mga pantas, this sea can be found in the Sea of Sina. And that is Sinai. That is near in Egypt. Kung saan doon natin matatagpuan yung Swiss Canal. The Swiss Canal. You heard about Swiss Canal? Bakit sinabi nila na malapit doon? Kasi logically, si Musa, he came from Egypt. Okay? So, hindi malayo na pupunta siya sa Africa o malayong lugar. Doon talaga mas malapit at maraming mga proof na nagsabi na doon daw ito. Itong kung saan sila nagtagpo. Anyway, ang punto doon, sabi ni Musa, Ya Allah, nasaan ito at gusto ko siyang makita. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, nasabi ni Musa, Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahraini aw amdiya huquba. Now, listen to this, ha? Huquba. Sabi ni Musa, sa kanyang alipin o kanyang kasama na nagbibinata na bata, maybe at your age, mujahid between you and MJ, mga 14, 15 years old. Sabi, sinong pangalan ng batang ito? Ang pangalan ng batang ito ay si Yusha ibn Nun. Yusha bin Nun ang pangalan ng batang ito. And this is according from the interpretations of the most of the scholars in the Holy Quran. Ngayon, pinasama ni Musa ang batang ito, si Yusha bin Nun. At pumunta sila doon sa lugar na yon. At sinabi niya doon, according doon sa interpretation ng ayat, sabi niya, O Musa, upaman, hey, bagwa mama, mataan, adil kudung genek, sa kaplaya-layagta sa taman sa diakan matuon, agyang kaiap babanug na kan akuripan amalay ilmu, ibisakan, sa udiakan matuon, na bepia taman sa mira utakun sa bukuba. Subhanallah. Hinding-hindi ako, hinding-hindi tayo titigil ya Yusha bin Nun hanggat hindi natin nakita ang tao ito na mas maalam kaysa sa akin na sinabi ng Allah. Hanggat hindi natin siya makita, maski abutin pa tayo ng hukuba. Hukuba means 80 years. Look at this. 80 years, hanggat 80 years na hindi natin siya makita, we will never stop on our journey. Only to find this knowledgeable man than me. At yun nga ang nangyari. Subhanallah. Sa kanilang paglalakbay, pinag-utusan at sinabi na Musa, magdala ka ng inyong baunin. Diba? Ang bata, diba, may baon sa... Ang tao, pag naglalakbay tayo, meron tayong baon. Diba? Tayo, galing tayo riyan. Pumunta tayo rito, meron tayong mga pancit canton. Yun. Masyaallah, ang sarap na nang minuto ni ating kanilang ng bihon sa ano. At saka yung ipanada, masyaallah. At saka, ano rin yung kanina, yung patir. Ni Mrs. Oh, balasan ka mo. Dito tayo nagkakatikim-tikiman ng mga luto ng mga inanin mo, mashallah. At adobo yung kay Sars, mashallah. Allahu Akbar. Ang sarap. So, inoy, bumalik tayo sa pagkain. Kasi palibasa, naroon ng mga pagkain ngayon. Pwede tayong nagkakain, nagiinuman, nagsasaya. Tanduri ito para sa pagpapasalamat natin sa Allah, mashallah. So, ano yung nangyari? Si Musa, alayhi salatu wasalam, sa kanilang paglalakbay, nagdala sila ng isda. Mashallah. Katulad po si Musa na mahilig sa isda.
Magluto man yan, yan kasama ko nang mangkuri ng randang, aribayaw. Diya ko rin nag-i-command. Kamuncho sa'yo, piyabulan. Okay, anyway, si Musa nagbaong ng isda. Ngayon, ang sinabi sa kanya, pag ang islang ito ay nabuhay, doon mo makikita ang lugar na kung saan, doon mo makikita yung mga tao na mas maalam. So kasama niya si Kidder, kasama niya si Juan, si Yusha, sa kanilang paglalakbay, sa kanilang paglalakbay, of course, normally, when you are on journey, what do you feel? You will feel tired. Exactly. Bro, takbayan ko yan. You will feel tired. Maski gano'ng mga kalakas magsbal, basketball, hindi ka wala buwaki, mata. Ano nangyari? Napagod silang dalawa. So he got sleep. Ang problema, ang nakatulog si Musa lang. Si Yusha, hindi siya nakatulog. Dahil mayroon siyang nakitang nakakamangha. Na very hindi maipaliwanag. Ang isda na dala-dala nila, napatay na yung isda. Nung napalapit sila sa lugar na yun, tumalo ng isda. Nabuhay at napunta sa dagat. So ibig sabihin, nandun yun. So kinabukasan, nagising sila. Ngunit si Yusha, nakalimutan niya, nasabihin niya kay Musa, dahil siyempre tao din siya. Okay? Nung nakalimutan niya, kinabukasan, naglakbay na naman sila. Nag-forward na naman sila sa lugar kung saan sila. Sabi ni Musa, oh, nag-tumako. Kailangan natin kumain. Yeah, Yusha! Aray, wata, anasyo, abidra, lutong, ha? Aray, dyan, no? Pamakuan, anasyo, abidra, lutong. Tihuwata, ano, tigil, Musa. Riyay ako nga, sorry, hindi ko nabanggit sa'yo at nakalimutan ko. At ang nagpalimot sa akin dito ay si Shaitan na para hindi ko masabi siya sa'yo. Kaya dapat pag nakakalimut tayo, mali na sabihin na hindi ako klipata o Allah. Ha? Ayak terong nga na, so Shaitan, ipiakalipat ka niya ko, kapsimba nga po Allah ko sa mga pataswan na ako. Ngayon, ang sabi ni Musa, nasaan? Tige na, nakita mo ba yung lugar na kung saan tayo nagpahinga? Nung nagpahinga tayo doon, yung isda na dala natin, tumalon. At nung tumalon, nawala at nabuhay na doon sa malapit sa dagat. Sabi ni Musa, dalika makumna nabag. Bayaw, nasabi mo, bakit? Ganyan tayo, tao, bakit? O pamuktukasan, inungan na narinig, diwa. Ako gusto itong yolo. Kanina sasabi mo, bakit hindi mo sa akin sinabi? Ngano man wala niyong bisulti sa ako, nandito siya na hulog. Nang saan ka ikaw? Pero ito ang aral doon sa Islam daw. Pag may mga tao, anak natin, kaibigan natin, na may nangyari na hindi na pwede may balik, huwag mo nang sabihin, eh, bakit ito na, upingulo lang ang kaya na. Kasi yung law, yung sabi mo, sana ginawa mo to, uli nagiging pingulo na, ano daw yun ng Shaitan? Kasi whatever happens from the past, you cannot return it back. Nabasat ang baso. Na hindi sinadya ng anak mo. Right? Sinta ano ka? Kararangitan ka? Babuya iwa ka? Uli nasa yung takyan? No! Lalong masasaktan ng bata. Hayaan mo kasi hindi niya sinadya. Di ba? So pag hinayaan mo yung bata, sabi mo, lesson learned na lang anak, huwag mo na gagawin. So magandang din. Yun ang magandang proper. Kasi ang ginawa ni Musa, wallahi, hindi nagsabi si Musa na bakit hindi mo sa akin sinabi. Ganyan. Kasi ang sinabi niya, yan ang lugar na kung saan dapat doon tayo. Dahil nandoon yung tao na hinahanap natin. Ayun. Sabi niya, saan? Sabi niya, bumalik tayo. Bumalik sila sa lugar, they return back, hanggat dumating sila sa lugar na yun at doon nila nakita ang isang alipin. Masuntan ba? Ang ganda ng conversation at conversation ng dalawa. Nung nakita ni Musa itong tao na ito, hindi niya alam. Sabi niya, hal anta, ikaw ba yung tao na mas maalam? Sabi ng tao nito, sabi niya, hal anta Musa, banihu, rasulun min bani Israel, ikaw ba si Musa? Asubu si kong mga bawata ng Israel? Tigi Musa? Naam, sakang tigin si Musa. Natigin na sakang so uripan ako yung alipin na ang pangalan ko ay si Khidr. Subhanallah, may mga ibang pagpapaliwanag ng mga pantas. Ang Khidr, maako natin min Khadra, Makhdara, na pag dumaan siya sa isang disyerto, yung mga plants, ano yung mga plants sa Brano? So mga pamumulaan na pagdito. Igram niya ka sa gandong sukhidaw.
pag napadaan siya sa yun ang email, yun ang isa sa mga kalbi na inibigero ng Allah, na ibinigay ng Allah kay Musa, kay Khidr. Pag napadaan siya, namumunga agad yung mga plants around him. At sabi ni Musa, ikaw pala si Khidr na inaanak ko. At pwede ba ako ay sumama sa'yo sa paglalakbay mo para magkaroon ako ng kaalaman? Kasi ang gusto ni Musa ay magkaroon ng kaalaman na mayroon si Khidr na wala si Musa. Kasi yan ang kaalaman, hindi tayo pare-parehas, bawat isang may mga kaalaman na ibinigay. Sabi ni Khidr, anong sinabi niya? Fa'in ittaba'tani fala tas'al an shay'in hatta uhdika laka minhu dhikra. Sabi ni Musa nung una, hal adkabiuka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Pwede ba, sabi niya, o isang alipin ng Allah na ako ay sumama sa iyo para turuan ako sa mga bagay na ipinagkaloob sa iyo na wala ako. Sabi ni Musa sa ni Khidr, kung ikaw ay sasama sa atin, lan tastati'a ma'i sabra. Hindi ka sa akin makapagtitiis. Ibarat sa maranaw na di ka natin nagpagulot na di ka pagkatikang. Ha? Hindi ka sa akin, you cannot make patience with me when you go with me along with our journey. Sabi ni Musa, hindi. Sa tajidu ni, ako ay makikita mo sa mga taong matimpi at susunod sa mga gusto mo. Kaya ang sinabi ni Khidr, sasama ka sa akin, pero ang condition ko, look up this. My condition, whatever you see, whatever you hear, do not ask and do not complain. Habang makamaranan na tiyayag, yun ang mubisar. Sana mati. Close your eyes, close your mouth. Oh, kasi yun ang kondisyon. Okay, pasasamahin kita, Musa, pero wala kang pwedeng sasabihin sa, wala kang pwedeng makita sa mga makikita natin. Sabi ni Musa, okay, kung yan ang kondisyon, sasama ako at inshallah, makikita mo ako sa mga tao matimpi. Until they reach seashore na malapit sa dagat at sumakay sila sa isang barko. Wow. Sino sa inyo ang nakakita sa inyong panaginip na kayo ay nasa barko? Itaas ang kamay. O sumasakay kayo ng barko? O sumasakay kayo sa isang gamit sa dagat? Personal experience. Dahil na niya ka, hindi kaya pa kayo siya na antay bito, tagi na prakano, amigal sa barko, amigal sa awang, amigal sa kwat. Ikaw din, arrange. Hindi mo na, anong napanaginip mo? Nandudu ka sa bangka. Masya Allah. Magandang pangitain niya. Okay. Magandang pangitain ang sino mang makakita sa kanyang panaginip na nakasakay sa barko o nakasakay sa anumang pangsakay sa ano, sa dagat. Anyway, si Musa at si Khidr, nagsama sila. Nung nagsama na sila at sumakay sila doon, yung mga tao, kilala nila si Khidr. Pinasakay nila. At nung nakasakay sila doon, libre pa. Hindi sila pinabaya dahil alam nila na si Khidr ay kilala nila na Rajulun Saleh, matakotin sa Allah, righteous man, pious man. Pinasakay nila. Pero si Musa, hindi nila ganun kilala kasi nga, si Musa ay stranger ng doon. Di ba? Nung napunta sila doon, nakita ni Musa at si Khidr na doon sa barkong yun na sinakyan nila, mayroon silang nakita ang ibon. At yung ibon na nakita nila, as for, uminom sa tubig sa dagat. At pagkatapos, umalis agad at lumiya yung baruman. Sabi ni Khidr, eh Musa, hindi nga yan, hindi mo pa pano. Ito na yung siwa yan. Hinaway, mininom siya yun. Tiyin na, so ininom niya na ib. Na so ilmo ka, na ilmo ka, na ilmo lang mo ng mga tao. Na di na nakatimbang sa ilmu Allah. Allahu Akbar. Ya Musa, kung ano yung nakita mo na ibon na uminom siya sa tubig sa karagatan, ang kaalaman mo, kaalaman ko, kaalaman ng kahit sino mga tao, wala yan sa katiting sa kaalaman ng ating talapagikaw ang Allah subhanahu wa ta'ala. At nung tumuloy na sila, namangha si Musa. Dahil nakita niya na si Khidr ay binutasan niya yung barko. Pare, Abdul Majid.
pag nakita mo si Mujay na pinukpok niya yung doon sa hinaling ng barko, anong sasabihin mo sa kanya? Let me ask you, what do you reply? Anong sasabihin mo kay Mujay? Oh, bakit nga ginawa yun, di ba? Baka sabihin mo, sasabihin siya, the Majnu, listen to the week, ha, di ba? Sasabihin mo yun, you will be amazed. At yun na, sabi ni Khidr, at sabi ni Musa, eh Khidr, bakit mo pinutasan yan? Manulubog tayo nito dahil nasira na yung pinasakay na tayo ng libre. Tapos ngayon pa na gabaan ka pa nag-ipagdag, ano mangyayari na sa atin? Sabi ni Khidr, lang tastati ama sabra. Iba rin, Peter wa kandakan, ikararin ko kasabar. Diba sinabi ko sa iyo, you cannot make patience with me? And I told you that one of my conditions, you will not talk. Complain. Kasi yun ang Jupiter o Karakana, no talk, no. No complain. No complain. Na yun ang condition. Yun nga. Yung tipa diyo, ano mga maranawa, ayag ng tulaping gansuitan wala niya. Kaayag niya repeat yung sinabi ni Khidr na inaasahan niya na si Musa ay magsasalita sa mga bagay na alam niya. Sabi ni Khidr, ahali ka kinakasabar. Natigil Musa, rilay akong ka, kamanusi ako. Sorry, kasi tao lang. Ganyan si Mujahid eh. Mujahid, di ba teacher? Huwag na rin takuan ako ito. Sorry, Mujahid ko. Sabi ni Mujahid ko, hindi ka. Sorry, tao lang. Ayan. Nagpapalusot, ha? Okay. Sabi ni Musa, nakalimutan ko at huwag ko sisihin sa mga bagay na nakalimutan ko. Kasi ang sabi doon sa Quran, nasabi ni Khidr, sabi ni Musa kay Khidr, gumawa ka ng isang bagay na ajaba. Ang ginawa mo na pagbutas mo dyan ay ajaba, nakakabangan, hindi matanggap-tanggap, ba't mo yung ginawa? Anyway, pinatawag na doon ni Khidr. When they landed one of the islands, na hindi natin alam kung saan islands, maybe somewhere in Egypt, ay may nakita si Musa at saka si Khidr na mga bata, na katulad halimbawa pagsasalarawan ni Kobe at saka si Allen. Ha? Pakita mo yan si Kobe. Kobe, ikaw ta sa kay Kobe yung dumpan ni Magle, mashallah. Okay, so mga ganyan ang mga edad niya. Five, mga ganyan. Somewhere ganyan ang edad niya. Nung naglalaro na sila, namangha. Hindi lang namangha, kundi na surprise. Ay, parehas man yung surprise at namangha. Yan. Parehas man yun. So, ibig sabihin, niya mamasaki sa maranaw. Ay, ati yun. Bakit niya ito ginawa? Kasi si Khidr, kinuha niya yung isa sa mga bata at pinatay niya. Yes. Nung napatay niya, sabi ni Khidr, sabi ni Musa, لَقَدْ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. Katotohanan niya, Khidr, pinatay mo, pinaslang mo ang isang bata na walang kalaban-laban at walang hindi dapat patayin at pinaslang mo. Tapos, itong ginawa mo ay mungkar. Mali. Haram. Hindi yan dapat. Kaya ang sinabi dito ng mga pantas, nung una na sinabi ni Musa sa Quran na ajaba, nakakamangha, pangalawa, sinabi niya ay aja nukra. Ang ibig sabihin ng nukra na mungkar, marataping ilaw lang ngayon ni Yakita. Hindi na yan dapat ginawa mo. Bakit niyan ginawa? Ngayon, nung ginawa niya yun, ano naman? And what do you expect then? Of course, sabi na naman ni Khidr, have I not told you that you will not make patience with me? Diba, ganun yun? No. Be patient with me. Yun yun. Pupamanak. Bagor ka rin sa biro, hindi ka rin pakasabar. Natunad niya, hindi ka rin pakatigar ka. Hindi ka. Langat ba? Matanak. Ayan ni Suje, ay bayawag na. Aya kakasalalam na so kalana. Aya kakasaungangan na katigang. Makalit ka sa tuto, nabangan panwalay. Tama di nga din so kanya ka. Untun, niya ka untun, makauntun si kanyan, napakay ng mga sakapi, naulapakay, napakusling nga doon. Niya ka pala, ginawa niya, no? Karin siya, no? Na mapakamakautog na tika na mayroon mapipiginawang natiginawa na gumamudaw bagay to asipan siya pa ito na ay meron kasi kuha na ang dalawa ko parang niya kaya kalaklakan na ng balita ay di baya balita na maganda okay there's nothing wrong pero yun nga ang sinabi
hindi ka sa akin makakapag-antay, nagsabang ka sa akin. Sabi na naman ni Musa, ganun kasi tao. Now, relay ako laki. So, naisuway na kami. Ako po kati ka. Sorry kasi, man po siya ako. Hindi ko, na-repeat na naman. Ang sinabi dito ni Khidr, pag ginawa mo na yan, it's about time for us to be separated. Maghiwalay na tayo. Kanili naman ka maayong nabuan. Namigo. Makubad ko ka sa ako na magsulti na. Sige, kuyog ka. Makasabar ka sa ako. Naunya, sige ka, sulti-sulti. Ano? Na, yun ang nangyari na. Sabi ni Khidr, this is the last chance. Pag nagtanong ka pa, maghiwalay na tayo. Sabi ni Khidr, mapiyama mo si Musa, mashallah. Baray mo di rason. Tige na insya Allah na upamapan ka pero ako paruman. Pag nagsalita uli ako, insya Allah na maghiwalay na tayo. Maski gustong-gusto ko na sumama sa'yo. Dumating sila sa isang lugar na naman, isang karya, one of the villages. And when they arrived, gutom sila. Nauuhaw pa sila ng tubig. They knocked the door. Salamu alaikum, antay tao sa walay. Ado, mata nagyap, kukor kami sa ig, pakainuha kami niyo siya. Wallahi, when they opened the door, they closed. Patsano pa mga tao, mga ligto, mga ano sila, mga kuripon, masama ang ugali, ayaw nila tumanggap ng bisita. At sabi ni Musa, hindi nila tayo, hindi nila pinakain, hindi man lang tayo sinabi, pasok kayo. Sabi ni Peter, sige lang, magsabar tayo. Hanggang kung paalis na sila, may nakita silang jidar. Mayroon silang nakitang wall. Okay? Wall. Ibig sabihin, samranaw na, tunay wala rin, ma'am. Kalab. Alag. Anak, yung ramranaw na tagawatuhay. Alag. Alag. Amele niyan, amele ang nagwa. Nakayong may leran swalag. Nakulog din. Natigyagiin niya Khidr ang sinabi ni Khidr ya Musa Taal. Tulungan mo ako at ito ay ating ipatindig. Ayusin natin kasi ito pag naulog ito, maraming madidisgrasya, mamamatay dito sa mga taong ito na pinunta natin na hindi nila tayo tinanggap. Si Musa, subhanallah. Ang lakas ni Musa sa mga propeta, 10 kalalakihan, naglakas ng mga lalaki. Siya, he is the strongest man during his time. Kaya tinulungan ni Musa si Khidr at naitayo agad. At ang sinabi na naman ni Musa, what do you expect? MJ, tigyan mo to ha. Ang sinabi niyo, sabi ni Musa kay Khidr, Ari Khidr, siguro hindi tayo pinakain, hindi tayo pinainom. Pero, itong ginawa natin, dapat, nagsabi ka na inayos natin para magbigay sila sa atin ng compensation. Bayaran nila tayo. Reward. Kauwa man, nainuupan na sila. No? Natinulungan natin sila, ang kapalit, no? Hindi tayo nangangailangan ng tubig pagkain, okay. Pero bayaran nila tayo sa pagod natin. Diba? Which is logically correct. Anong sinabi ni Peter? Ito na ang paghiwalay natin. Peter wakakarya di gabot matang nga makailay, tangi lang nga makalang na ang taos ko, tumafi ka lang. Lakin ang tagalang katir, ha? Niyang nagkakal ka di pa kayo siya, kanubulanan, na imanto ngayon ang oras na tayo na ay maghiwalay. Pero sabi ni Khidr, Allahu Akbar, bago tayo maghiwalay ya Musa, ay sasabihin ko sa iyo ang mga dahilan kung bakit ko ginawa ang mga bagay na ito. Look at the knowledge. Look at the wisdom. Look at the patience. Ito yung mga aral dun eh. Sabi ni Khidr, sabi ni Musa, anto na bisari ito, ang damang katawan. Ano yun? Sabi niya, ito kasi yun. Nung sumakay tayo sa isang barko, ang barkong yun ay kumbaga sa pagsasalarawan natin na mayroong mga, napanood niyo yung Pirates of Caribbean? No. Mayroong mga rulers doon sa oras na yun, na pag dumaan ang mga barko, kinukuha nila, mga pirates, ha? Kinukuha nila yung mga laman ng mga pagamitan gamit doon sa barko, at pinapatay pa nila yung mga tao. Kaya ang ginawa ko sa binitidak, binutaksan ko yun,
para pag nakita niya, mga may hirap ito, mga malulubog, invalid ito, hindi dapat ko to. Walang pakinabang. Walang pakinabang, correct. Wala itong pakinabang para kunin natin sila o disturbuhin natin sila. Hayaan na lang sila. You see the wisdom? Dahil sa pamamagitan na nakita mo na haram o mali ang ginawa ko, pero behind it, there is a wisdom. At maganda pala yung ginawa ko. Na-realize ni Musa, okay, correct, tama. Kaya nakaligtas tayo. Hindi tayo na po, hindi tayo pinapatay at hindi kinuha yung mga laman ng loob ng barko na yun dahil ang mga karamihan doon ay mahihirap. Ang lawabat. Kumbrabra na kayo yung mga pag-inisda, para pamakamrano ng mga papupusyon, na hindi-dagdag sa mga pobre ang mga tao. So, nasurvive natin yun. Yung pangalawa, bakit ko pinatay ang bata? Dahil sa pag-uutos ng Allah sa akin. Allahu Akbar. Dito ay nasabi ng mga ibang mga pantas na si Khidr daw ay isang propeta. Kasi, bakit niya alam ang mga bagay na hindi pa nangyari, di ba? So, some of the scholars, they say, he is also a prophet. Well, most of the scholars, they agreed upon that he's only a righteous and a pious man. Although, meron siya ng khilaf. Ngayon, sabi ni Musa, ani Khidr, kung bakit ko pinatay ang sanggol yun, kasi meron siyang magulang, mu'minin, na matakutin sa Allah. At dahil ang batang ito ay dapat maliit pa lamang, ay dapat siyang mamatay, dahil paglaki niya ay magiging kafir siya. Awid akal, magiging pasaway at malagsanot sa lipunan, at pati yung mga magulang niya, madadamay sila sa pagiging kasalanan niya at pagiging kufr niya, kaya maliit pa lang, pinabawian na ng Allah ng buhay para hindi magkaroon ng malaking epekto sa sambayanan at sa kanyang mga magulang. Allahu Akbar, look at this, the lesson in the Quran. Na, ano ba nangyari dun sa pangatlo? Ha? Mujahid, what do you expect? Ano nangyari dun sa pangatlo? Ano yung tinanong? Yung wall. Okay. Tumulong. Yo, bakit tumulong? Bakit natin tinulungan yun? Pero sana nagsabar ka, hindi ka nakasabar. Nagtanong ka na naman uli, dapat nagkuha na lang tayo ng kapalit na so kaya ang tanong yan, bakit yung ginawa mo? Sabi ni Khidr, kasi ilaha mo Allah as sinabi na yung kalab na yun, yung mul na yun, sa ilalim nun na mayroong doon nakalibing na treasure. Na yung treasure na yun ay pagmamayari ng dalawang bata na sila ay naiwanan ng kanilang mga magulang. Kasi kung hindi ko yung ginawa, ang mangyayari yun, makikita ng mga tao, kukunin nila yun kasi sila mga swapang, mga swahil, mga mandurukot, mga tagog, mga kawatan, tanong, walang awa. So, ipinaprotekta ng Allah sa akin yun dahil balang araw, lalaki yung dalawang bata at makikita nila yung treasure na pinag-iwanan sa kanila ng kanilang magulang. Dhalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra. Yan ang mga dahilan at ang mga kwento na kung bakit ko ito ginawa, yung Musa, ay para diyan dahil sa mga yan. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nagtimpi lang sana si Musa, nagsabar, marami pa tayong matututunan. Allahu Akbar. Pero dahil doon siya, hindi siya nakapagtimpi, ang nangyari sa kanya ay doon na sila nakapaghiwalay at doon nang nalimitado yung mga ibinanggit ni Khidr kay Musa. Ngayon, ano ang mga aral na mapupulot natin dito? Ah, hindi, huwag muna. Question! Okay, question. 10 reals. Okay. Ang question ay, sino ang pangalan? Sino ba o ano dapat? Ano? Ano? Kasi pag sinabi mo sino, tao. Pero pag sinabi mo ano, you are talking about the name. I am asking now about the name. Who was the young boy with Prophet Musa alayhi salatu wasalam? Sawatian. Complete na tatlo 'yon na pangalan. Ha? Mimi. Mimi niya, Miss Wayne niya, madadala ko 'yan. Ariamus.
Sige, yung pinakayang guest na lang. Sa mag-umpisa sa right. Ah, okay. So mag-umpisa sa right. Dito mag-umpisa sa right sa akin. Hindi ka naman tumas ng kamay. Siya sila yung tumas ng kamay. Ah, nakami dito. Tol, pagbigyan mo na yung mga bata, ikaw yung ano. Ha? Ano? Hindi. Sige, inshallah lahat kayo may ganding pala sa Allah. Pero, meron ako kapiliin at ibigyan ng 10 riyals kung sino yung pinakabata sa inyo. Marwa Lujin, o hindi ka pinakabata. Asli, o sige, ikaw, Agma Marwa, sino? Yusha bin Nun. Masha Allah, Yusha bin Nun. Meron kang 10 riyals sa akin. Babayaran kita sa salary. Okay. What is the lesson you learned from this story? Lesson. Anybody? Adults, yes. Good. Patience. Pero logically, correct. Was good. Hindi maganda yung matulik ka usap. Mata. Parang na leader. Kaya marag na may kuso karuman, natutuloy ka kang chokaruman. Dapat na may nang miss ni. Tari ba yan? Well, yun. Ito na pa ito. Ah, case to case. Okay. Parang na leader. Parang na leader. Okay. Mind your own business, pero minsan yung asawa, pwede mong tuloy kang chokaruman ka sa tama. At wag yung lagi. Okay. The second lesson, Rich. Follow conditions. Ah, mashallah, disciplinary. Dapat may reward dito. Exam nila. Wala sa 10 reals. Tanong lang yung mga... Okay, so subhanallah, sharing din sa inyo, sa mga panta, sinabi nila, isa rin sa mga lesson dito na mapupulot natin ay yung etiquette. Yung kagandang pag-uugali ng isang teacher doon sa kanyang tinuturuan. Sa kanyang tinuturuan. Tignan mo ang teacher na si Musa. Noong nakalimutan ni Khidr, ni Yusha, pinagalitan ba niya? Hindi niya pinagalitan. Ang lesson dyan, pag nagkamali yung anak mo, huwag mo lagi pagalitan. Hindi maganda. Pero minsan pagalitan sila sa naman. In a good way. Kasi mahirap din pabayaan yan ng mga hindi papagalitan. Okay? At ganun din si Khidr, si Yusha bin Nun, ang pakikitungo niya sa kanyang teacher, nung nakita niya noong nawala yung isda na tumalon papunta sa isda, sa dagat, hinding-hindi niya ginising si Musa. Bakit? Respect. Mga mata, pamamagilitin. Respect. Pag may natutulog. Hindi ka natuturo doon. So mga loksiyo na ba niyo ka? Araw ng pahinga. Pahinga. Now listen to this. Labas-pasok sa kwarto. Yun ang mahirap ngayon sa kapanahonan ngayon. Labas-pasok. At kailangan ang lesson, katok muna. Kumiya, abuya, pasok kami, pwede. Huwag ito, lumika ka din. Hindi nga din katawan ni Mami Bulong. Hindi dapat yun, hindi dapat. That is the etiquette proper. Wallahi, di ba sa tanong? Ako naalala ko, si Mami Bushida din na never ang babasirang tuturugan na piag na bisita. Inutabu ka pa pa kayo. Sa gabi ko, dali mami, ang bisita here. Pero pag hindi masyado, ini-entertain ko muna bisita hanggang magising sila. Kasi hindi mo alam yung magulang mo, pagod na pagod yun. Tapos ginigising niyo. Okay, this is for you, Ujay, Marwa. Lahat kayo, pati sa'yo Asli. Kasi you belong to the children. Okay, so subhanallah, respect, discipline, pakikitungo sa teacher. Anong another lesson, Marwa? Everything nila marinig. Everything happens for a reason. Masha'Allah. Everything happens for a reason. Ten riyals. Okay.
walang 10 riyals. Good lang yun. Reward from Allah yun. You get reward. So, correct. Ano? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, masama o mabuti, tanggapin mo yun na mula sa Allah. Wallahi, that's true. Ngayon na pumasok yan sa isip ko. You agree with a blessing in disguise? Di ba? Yes. May mga bagay na nangyari na masama, pero later on, eventually, you will realize na ito pala mabuti kaya pinangyari yun ng Allah. Allahu Akbar. Tignan niyo yung kay kwento kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam. Ibinenta siya. Itinapon pa siya doon sa balon-balon. Sa parid. Sa balon? O sa balon. O sa parid. Okay? Sa whale. Ano tawag doon? Whale? The princess of whale. Okay? Whales. Whales. Whatever. Anyway. Noong itinapon siya to, di ba? Ibinintas ka niyan, niyan bibisayas ka niyan, niya kalabusupan. Pinakaita. Hindi siya magiging gubernador ng Egypt kung hindi niya naranasan yung mga pahirap at pahirap sa buhay niya. So, ibig sabihin, pag may nangyari sa buhay mo na pahirap, sister, yung may mga hugot-hugot dyan, na minsan nagtitext, brother, ano nangyari, sikwa na ganyan, tugal na ganyan, yan po ang sagot natin dyan. Ang lahat ng nangyayari, kapangyarihan ng Allah. Hindi pwede mangyari maliban sa kapahintulutan ng Allah. And remember, tanggapin mo yun. Kasi hindi mo alam balang araw, yun ay mabuti sa'yo. Allah Akbar. Okay, what is the another lesson? Oh, arich again. Mashallah, deserving ito ng mga 10 riyals na ito. Ano? Si Allah ang pinakamaalam sa lahat. Allahu Akbar, mashallah. Takbir! Mashallah. Eh, wallahi, kapitan is a sheikh. Kanina, binabasa ko yung mga lessons, isa yun. Ang sinabi niya, walang pinakamaalam na totoo maliban sa ating tagapaglikha. At dapat doon tayo humihingi ng kaalaman. Alam niyo ba sa Quran, anong sinabi ng Allah? Rabbi zidni ilma. Masha'Allah, tumpak na naman siya. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase me in knowledge. Allah did not say that, oh Allah, increase me in my wealth, in my family, in my position. But the fact is that, oh Allah, increase me in knowledge. Because this is how knowledge is very important. Now, I ask you now, Jahid, which do you prefer? Prefer. Okay? Which do you prefer? Well. I'm correct, prefer. Wealth? Or knowledge? Position? Money? Wealth? Or? Ayo, money, wealth? You name it? Money? Or position? Or? Knowledge. Yung totoo, wag ka alam ng Allah na sa puso mo at abang ka pamukag. Kaya nga karuwa ka, maratas o ka pamukag, kasisita mo sa diyan kayo mga gawin niya ikakalim. What do you prefer? Sige. Mayroon sa hari? Hindi, totoo yan. Sige. Sa puso mo. Position. Position. Paminta ko lang, maloy ka abayor. Lala yung di apu ka abayor. Abayor na siya sa hirap. Hindi talaga, tinatanong ka rin po rin ito minsan, position daw. Pangita ko alam na ito kasi po. Ay, ang katawa na alam na ito, na mata o tero. Ano ba? Mili. Mili yung ikaw siya. Kaya, practice lang, practice. Masyallah, position. Ah, hindi. Walang, hindi. Akala mo free ka. Ito yung katanong kita, which do you prefer? Sige, yung totoo ha? Well, don't teach you, son! Hello? Knowledge. Knowledge. Karaisip mga pamilya, Khalid. Dalawang mga doktor, mga professional, mga teacher, at saka nurse. Masyaallah. Knowledge. Ako, because yung time natin wala na, of course, knowledge is more important than anything. Hindi position. Position na may time na, kada ka sa mayo, kada ka sa gobyerno, kada ka pumrika pa. Pero yung knowledge, dala-dala mo yan kahit saan ka. Maski pag namatay ka, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
doon pa rin sa libingan nyo, libingan mo makakatulong sa'yo yung knowledge na yan. At ganito ka important, eh. Di ba? Anong in-emphasize dito sa story na ito? Si Musa, sabi niya kay Yusha, even 80 years, hindi ako titigil ng paglalakbay. Hanggang hindi natin makita yung taong yan. Di ba? Pangalawa, ang kaimportante yan din ng pag-aaral sa Islam, kailangan pumunta ka sa lugar. Journey. Di ba? Yung mga nag-aaral sa UK, sa America, nag-aaral sa Manila, abroad, kasi ang pag-aaral daw, kailangan you have to go to the school. Now, when I ask you, anybody, why do you go to school? Do not answer me in a philosophical way that I go to school because the school does not go to me. Okay? Hindi yan ang gusto ko. Why do you go to school? Marjana! I do. Sibuti ka na, ilo muli. To learn. How about you, Shani? Wow, mashallah. You study for the future. Niyang bagi ay akali de udiman. Ako di yung mga, di mo na kayo. Okay, si Asli, yung mga bata rin. Yan, yan. Ikaw sa'yo, Asli, ano, why do you go? Same. Ikaw, Arit. Okay, very good. Why we go to a place where there is a gathering, for knowledge, like this, like you, O people, the followers who are watching us right now, may Allah reward you. Why? Because there is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaika, wa dhakarahumullahu fi man inda. Anyone who goes to a place where there is a gathering of seeking knowledge, except that the angels of Allah, they ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless him and guide him and forgive him for their sins. The angels of Allah. This is how very important seeking knowledge. So mga bulboyami, mga luksamya, pasi seminar, Allahu Akbar, balasan ka no Allah. Seminar ka no, na ilam mo. Kanaba ka no, seminar, na makamakapulpa, seminaran yun na. Ay, ako ata kataya sumber ko, di rin ito siya napumpamasya ko. Doon naka-apa kay pusa sa seminar. Namamasya, nalang ka upload ito, saan ang problema ro, di ba? O di na, diya ka pa makontong na. Eh, doon eh, may anong kasi ko na ako. Mind your own business. Correct yan. So, alhamdulillah, yung talaga, ganito ka-importante ang knowledge. Kasi, ang mga anghel ng Allah humiling, and not only that, Subhanallah, even the fish. What is the plural of fish? Yes. Fishes. The fishes on the ocean, they glorify Allah and they said, Ya Allah, forgive those people who gather for the sake of you, learning knowledge. Allahu Akbar. Akala nyo ba ang sumasamba sa Allah, tayo lang ng mga Muslim? No. The angels of Allah, including men, including the jinns, not only that, including the sun, the moon, the stars, the all whatever on the oceans. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, whatever in the heavens and the earth, they glorify and praise Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. There is nothing on earth except they glorify, worship Allah subhanahu wa ta'ala. They praise Allah subhanahu wa ta'ala. But you do not understand how they worship Allah, how they glorify Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, and that's true. And one also, na-amazed ako sa isa sa mga sheikh na sinabi niya, when we, Ya Allah, we ask you to grant us your paradise. Allahumma amin. Baka sultan mo Allah sa surga, ragnaglag sa mga lokustan. Si sa surga, na makasulad kung tao sa surga, na there is no obligation, there is no prayer, there is no sound, there is no fasting, whatever. What is your duty there? Wala na. Lahat ng reward ibibigay sa'yo ng Allah. Pero, yung paghinga mo, when you breath, di ba? When you breathe. When you breathe, ano nangyayari doon? Marwan, isin ko mi it's a form of worship. Allahu Akbar. Huminawan na. Ay, injan. Higira aso tao na makasulja surga,
na mga sulsa suga na di gabing kailangan ba kang girawa, subhanallah, alhamdulillah, Allah wakbar. Kasi yung uri ng pagsabi mo na humihinga ka, you are saying alhamdulillah, subhanallah, Allah wakbar. It's a kind of a worship. In the same thing, itong mga nakikita natin, lahat yan pumupuri sa Allah, pero we do not understand. Kasi ang ibig sabihin ng Allah, al-ma'luk wal-ma'bud, ang niluluwalhati, pinupuri at sinasamba. So alhamdulillah, mashallah, mashallah, napakalaking aral ang napulot natin dito. One last question kasi binigay sa akin na 20 reals. Kailangan daw yun ay maibigay ko isang question na lang. Sino ang o ano yung pinagkaisahan? Ano ang ibig sabihin ng cheder? Ayun. What is the cheder name? What is the cheder means? Diba, na-explain ko yun? Ang ibig sabihin ng cheder ay? Okay, Grace. Are you raising your hand, young lady? No! ikaw. Explain mo lang. Why? And what is the meaning of yung cheder? The one who let the plants grow. Allahu Akbar! Takbir! Mashallah, very fruitful discussion na ito. Matan, mayroon mo 10 reals na naman. Which is correct, di ba? And explain ko pa yun ng Tagalog. Ang grabe mag-English itong mga bata. Kino-correction na tayo, Allahu Akbar. So that is the lesson for today. Balasan ang Allah, mga luksami, mga pagarami at imuntay. Sisagyan lang agawin mo ito, napakalanta ng Sodika, Sosimba, Kapririla, Kakan, Kainong, Kabakayanan, Celebration, at pagtuturo sa Islam sa ating mga pamilya. Alhamdulillah, Ya Allah, rilay kami ng mga luksami, pakasunda kami ng sa surga, gusto mga luksami, Ya Allah, patawarin kami sa aming mga kasalanan, at dagdagan ang aming kaalaman sa Islam na ito ay aming may sa buhay at tanggapin kami sa iyong paraiso. Allahumma amin. Ganun din ang mga magulang namin, patawarin sila at tanggapin sila sa paraiso. Allahumma amin. Astaghfiruka wa atubu ilayk. La ilaha illa ant. Subhanaka rabbi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.